kung sino man ang nanonood ngayon na kasi kapareho ko ng company, a company ko, huwag tayong mawala ng pag-asa, may purpose si God kung bakit nangyayari sa atin to. To my YouTube channel. And today's video, guys, ay i-share ko sa inyo ang status ng company namin at ano yung mga paghahanda ko para kung sakasakaling masama man ako sa ma-layoff ay at least kahit pa paano ay naging handa ako. So, ano nga ba yung mga paghahandang ginagawa ko para sa layoff na yun? Kaya, simulan na natin. So, narito yung ilan sa mga paghahanda na at least kahit papano hindi ready na yung isip, yung financial kahit papano kung sakasakali mang maisama ako sa pag-uwi, guys. Kasi nga yung company namin ngayon ay nagle-layoff sila. Actually, guys, itong darating na July 7 ay mayroon na namang uuwi sa Pilipinas. Mga kasama ko sa trabaho, mga kakampani ko. First na batch na nakauwi nung last, I think, hindi ako nagkamali, last May lang, tapos July, ngayong July na naman ulit, yung second batch, at may susunod pa daw na mga uuwi pa daw. So, ano nga ba yung mga dapat paghandaan kung halimbawa ganito na hindi ka pa naisama? So, unang-una, guys, ito yung kailangan, kung bago ka pa lang sa company, di ba, normal lang naman na uunahin mo talaga yung mga utang mo una. Tapos, syempre, yung mga pangailangan mo, yung family mo, at ang pinakamahalaga, kahit papano, guys, may OT man, may overtime man, wala, kailangan pa rin magtabi para sa sarili. At least, kung in kaso na pauwiin ng Pilipinas, ay meron at meron ka pa rin na naitabi para pang simula, para pang gastos mo pag-uwi. Yung una, guys, ito yung, yun nga, savings. Kailangan mag-save monthly. Para at least, kahit pa paano, kahit konti, ihulog mo na sa account mo. Para nang sa ganun, safety na, hindi mo na makukuha sa ATM mo. Kasi na ihulog mo na. Yun yung ginawa ko, guys. Yun yung style ko na ginawa ko. Kahit na konti lang, kahit pa konti-konti. Kasi yung sahod namin ngayon, sa ngayon kasi, mahina yung company namin. Wala kaming overtime. So, binabudget ko na yung pangpadala sa amin. Para sa savings ko, para sa pagkain ko, para sa mga bayarin ko. Lahat-lahat na yun, guys. Nasa pagbabudget lang talaga yun. At ang pangalawa ay ang pagbili lamang ng kung ano talaga yung kailangan mo. Huwag ka nang bumili ng mga hindi mo naman kailangan, gaya ng mga material na bagay. So, sa ngayon, ang prioritize ko is yung pagkain. Yun lang, at saka yung mga personal na pangailangan, yun na lang muna yung uunahin ko. Kesa sa mga loo, kesa sa mga, hindi naman mahalaga. Ang mahalaga na may maitabi talaga. Kasi hindi natin alam yung kung anong mangyayari the next day, the next month. So yun. Kailangan din kung ano yung budget natin, kung ano yung nakasaad or nakasulat sa, ako kasi naglilista kasi ako, mahilig akong magsulat. Sinusulat ko yung kung ano yung mga dapat bayaran ko, kung ano yung mga, dapat bilhin ko sa sahod, ganyan. So, sinusulat ko na siya. Tapos, kung ano yung nakasaad sa budget na list mo, dapat yun talaga yung sinusunod mo. Kaya nga minsan, guys, pag may nag-invite sa akin ng mga kaibigan ko na nag-aaya silang lumabas para kumain, nag-aalibay na lang ako para hindi ako makagastos kasi nakabudget lang talaga yung pera ko. Yun lang. Tapos, ang sunod is yung, syempre pag-uwi ka, alam mong parang malapit ka ng uuwi, di ba, kailangan mamili ng pasalubong. So, ang ginagawa ko, guys, kasi actually talaga this year dapat is magbabakasyon sana ako sa Pilipinas. Pero, sa ganitong sitwasyon nga ng company namin na nagtatanggalan sila ngayon, so mas nag-decide ako na antayin ko na lang na i-announce ng company na masama yung pangalan ko. So, ang ginawa ko, guys, is paunti-unti akong bumibili ng mga kailangan sa bahay sa Pilipinas. Yung mga pasalubong, yung mga mahalagang bagay na kailangan pa araw-araw yun. Inuunti-unti kong bilhin yun kada sahod. Kahit pa konti-konti, at least hindi ako mabigatan pag oras ng uwian na.
or ganun, yun ang ginagawa ko. Yung pagbili ng pasalubong na paunti-unti. Para at least, pagdating ng uwian or bago ako umuwi, hindi na ako yung magkarakarag palit sa mga kinahanglan paliton. So, ready na na hindi na yung budget na pera ko ay buo na siya, hindi mo na siya makuhanan para doon sa pagpasalubong, di ba? At ang sunod, ito yung busy ako lately ngayon, yung pag-YouTube ko. Kasi gusto ko na siyang seryosohin talaga. Gusto kong, kasi alam naman natin guys na yung pagkuha ng mga kaibigan or mga subscribers na mag-subscribe sa'yo ay madali lang yun, di ba? Ang pinakamahirap yung watch hour, yung oras na 4,000 watch hour, yun doon ako nahirapan guys. So, ang hirap abutin. So, kailangan ng iba yung sipag. So, this time kasi hindi pa kasi ako nakapag-LS kasi wala pa po akong lakas loob na mag-LS. Dapat matagal na, last May lang ako na na-reach ko yung unang requirements ni Lolo YT. So, this time, kailangan ko na ipusigi yung sarili ko na mag-upload ng videos at kailangan ko na rin mag-LS guys. Pero nahiya pa ako, wala pa akong lakas loob na gawin yun. So yun yung pinuporso ko ngayon na bago man lang ako makauwi, na sana makapag-LS ako, ma-pursige ko talaga itong pag-YouTube ko. Nang sa ganun, bago man lang ako umuwi, ma-monetize na. So ang gagawin ko na lang sa Pilipinas ay mag-upload at sipagan ko na lang yung pag-upload doon. Kasi nga, di ba, pag may hinahabol ka kasi doon ka mahirapan, tapos yung wifi pa sa Pilipinas, di ba, mahirap sa Pilipinas. Hindi nga so, basta nakakatawag sa amin kasi nga yung minsan yung kapatid ko data lang yung ginagamit niya, so ang hirap tawagan. So the last one, ang pinaka pinaghahandaan ko ngayon is iniisip ko kung ano yung magandang business na i-put up pag uwi sa Pilipinas. Yung magandang business na mapagkaabalahan ko habang andun ako, yun yung iniisip ko yun ngayon guys. At yun lang sa lahat ng, yun lang yung mga paghahandang ginawa ko. Namang dapat ikabahala din na may ipon ka man o wala, kasi guys, sa company namin, di ba layoff, babayaran ka naman. So yung bayad nila guys ay depende yun kung gaano ka katagal na sa company. So nasa maglilimang taon naman ako. Bali, ito kasing company ko na to guys. Bali, pangalawang contract ko na dito. So, nakatapos na akong 3 taon. So, another 3 taon pa ako. So, sa pangalawang contract ko, magdadalawang taon pa lang ako dapat ngayong April. So, nasa 4 taon, mga kalahati pa lang ako sa company na to. So, medyo okay naman yung bayad nila sa 4 taon at kalahati. Medyo okay naman siya. Lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, may mga reasons kung bakit nangyayari. At saka, kailangan mo lang magtiwala kay God. At saka, huwag tayong mawala ng pag-asa. At sa lahat pala ng mga OFW, yung mga nasa ibang bansa na nagtatrabaho, kung nasa magandang company man kayo, kung ikaw nanonood ngayon, nasa maganda yung company mo, marami kang OT-OT, or kung nasa bahay ka naman, kung okay yung amo mo, or kung medyo hindi naman okay yung amo mo, kailangan mo lang magtaga, sipagan lang talaga yung ginagawa natin, kahit na minsan parang susuko na tayo sa mga pinagdadaanan natin. Basta wag lang tayong sumuko para sa pamilya natin, kasi minsan lang kasi na nasa ibang bansa ka, nandyan ka na, panindigan mo na lang at huwag kang mawala ng pag-asa, tiwala lang, sipag at maraming pasensya ang kailangan para magtagumpay ka. At saka sa mga kapareho kong factory worker na maganda naman yung company nila, kung ikaw nanonood ngayon, huwag ka sanang tamarin na pumasok. Kasi ang swerte mo na nandyan ka sa company na kinalalagyan mo na may OT-OT, okay naman yung company nyo. So sipagan mo lang habang andyan ka, kasi hindi lahat ng kung anong kinalalagyan mo ngayon, nasa mabuting sitwasyon ka. So, palagan mo kung anong meron ka at saka huwag mong sayangin. Kasi ang hirap kasi nasa malayo eh. Parang yung miss na miss mo na yung pamilya mo, wala kang ibang gagawin
para sa kanila, kundi kailangan mo silang padalhan or iniisip mo kailangan mo silang padalhan, miss na miss mo na yung pamilya ko, parang yung pagka-miss mo sa kanila, yung doon mo ginugugol yun sa padala mo ganyan. Pero huwag niyo sanang yung lahat-lahat ipadala para sa kanila, hindi naman masama magpadala, pero huwag naman sana lahat-lahat, magtira tayo para sa sarili natin, kasi hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kung wala tayong perang mauwi, sino rin ang kawawa? Tayo rin at saka yung pamilya din natin, kasi nasanay natin sila na pinapadala natin sila ng malaki. So, dapat tama lang, dapat balance lang yung may maipadala ka sa kanila, kung ano yung mga kailangan nila. Huwag yung sobra-sobra at saka magtira talaga para sa future, para sa sarili. At saka sa mga bayarin, unahin dapat yung mga bayarin or i-balance talaga, budget talaga ang dapat kailangan. Kasi guys, naranasan ko na kasi na ang hirap na maging wala. Ang hirap ng walang tutulong sa'yo, kundi sarili mo lang, sariling sikap mo lang. Wala kang ibang masahan, kundi sarili mo lang. Kaya kung may pagkakataon ka na nandyan ka na, sulitin mo na yung pagkakataon. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na yun. Magtipid ka, mag-save ka para sa future. At saka, ilaan mo yung pera mo sa magandang pwedeng i-invest yung pera mo. Mga na mag-for good na, parang ngayon habang tumatanda kasi ako guys, parang simple na lang yung mga gusto ko. Noong dati napaka-ambisyos ako, ganito, gusto ko, ganyan-ganyan. Pero ngayon guys, alam nyo, habang tumatanda pala ang tao, nagiging simple na lang yung gusto natin. Simple na lang yung gusto ko guys. Parang ang mahalaga lang sa akin niya, siyempre may mapagkitaan, nabili mo yung gusto mo. Pero sa ngayon kasi, parang kailangan ko na munang, siguro, parang gusto ko na rin umuwi guys. Gusto ko na rin mag-forgo sa Pilipinas at saka mag-business na lang doon. At saka yun na yung pag-YouTube, gusto ko siyang i-pursue, gusto ko siyang ipagpatuloy. Kaya yun lang, bobo-go lang sa mga, yun lang, that's all. Hope itaw guys, oy, pait itaw mong sitwasyon guys. So kailangan yun, kailangan sa mga kapareho na ako. So kung sino man ang nanonood ngayon na since kapareho ka ng company ko, kung tayo mawala ng pag-asa, may purpose si God kung bakit nangyayari sa atin to, kapit lang, at saka yun na, sa mga hindi pa naka-uwi, sa mga hindi pa naisulat yung pangalan, sa mga hindi pa uuwi, mag-prepare lang tayo, maganda tayo. So budget muna, huwag mo nang puro gala. Yun nga yung mga kailangan ng dapat yung bilhinan muna natin. So yun. And good luck sa atin guys. At sana maraming salamat sa inyong panunood sa video na to. Sana kahit papano, sana nagustuhan niyo yung video na to. At maraming salamat sa patuloy na panunood sa lahat ng mga subscribers ko. At sa lahat ng mga bago na manunood sa video na to. Sana huwag kalimutang mag-subscribe. At maraming salamat. God is good all the time. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa.